No, kung kilala niyo po si Jonas, kung kilala si Jonas, yung next week, yung memory mo? Ano ba yung memory mo? Ay, dinidalit mo rin lang ito. Isa po siya sa propeta si Oseas, na kung saan, isa na po siyang last prophet dito po sa Northern Kingdom. No, bakit may Northern at saka Southern Kingdom? Ibabalik po ulit natin ang history nang si Solomon ay nagkasala na divide po ang North ang 12 tribes sa North and South. No, sa North Kingdom, lahat po ng hari doon ay naging wicked. No? At isa po sa propeta, ulitin ko, ang isang propeta, ang siyang tagapagsalita ng aking Diyos. No, sasabihin ng Diyos kung anong nais niya, na kailangan magsisi kayo, kailangan gantong dominyo. No, pero po, ito po si Oseas, isa po siyang propeta hanggang sa sinamot ng Assyrian, itong Northern Kingdom. No? At dito, ipinapakita, nais ipakita ng ating Diyos kay Oseas, at sinasabi niya, ito yung message na ito, ay hindi lamang sasabihin mo sa kanila, kundi gawin mo ang bagay na ito upang maunawaan nila ng Israelita ay may ginagawang hindi ka nais-nais sa harapan ng ating Diyos. At paano yung may papakita ito? Ito mismo ay mapapakita sa buhay ni Oseas. Kaya nga tinatawag itong action message. No, yung mensahe ay hindi lang sasabihin kundi gagawin. At para may pakita ang bagay na ito, makikita po natin sa chapter 1, yung naunang istorya, at then babalik po ito sa chapter 3, yung sumunod na istorya ni Oseas sa kanyang buhay. No? Itong pag-aaralan po natin ay pinamagatan po kung love triangle. Kung paano mahalin ni Oseas ang kanyang asawa. Love triangle. Wow. Kaya labay na. Madalas pag nakakaisip po tayo ng love triangle, masama po yung impact mo niyan. Pag nagkaroon po ng triangle ang pagmamahalan, ibig sabihin may third party. At ang third party na yan, siya yung sumisira ng relationship ng dalawa. Tama po ba? Tama po. Parang wala na sumasagot ha. Ulitin mo ha. Kasi kailangan mo unawaan natin, no? Sa relationship, meron pong tinatawag na triangle. Ang triangle nito yung ito walang square, no? Square. Love square. Ay maaaring masira o madalas na sisira kung nanonood po tayo ng pelikula dahil sa may isang third party na siya sisira ng relasyon na to. Kaya nga nagkakaroon, ibig sabihin, yung asawa, merong tinatawag na salitang kabit, o ano pa ba? Mistress. English na talaga. O iba't ibang mga salita, patungkol sa third party na yun. Anyway, hindi mo natin pag-uusapan yung maninirang ito na third party, kundi pag-usapan din po natin dito kung sino yung third party na siyang bubuo upang maging maganda ang relasyon ng dalawang ito na magkasintahan o mag-asawa o nagmamahalan. No, kaya ito po yung love-triangle na ito ay hindi po ito yung negatibo na iisip ng tao, kundi ito po yung positibo na dapat po natin pag-aralan at dapat meron po sa relasyon po ng bawat isa sa atin upang sa ganoon maging matibay ang ating samahan o relasyon ng mag-asawa o nag-iibigan. Okay. So, dito po, may dalawang puntos po tayong makikita dito sa verse 1 to 3 ng chapter 3. Makikita po natin yung points ng loving the unlovable wife. Loving the unlovable wife. Lalo sa mga kalalakyan, no? Since na lalaki po yung naging main character po nito, hindi ibig sabihin, o yan, kayong, ito yung unlovable wife, ibig sabihin, babae ka lang. Hindi po, ibig sabihin, pakinig po tayo dito ng ano, no? Kung pwede lang unlovable husband, kasama po tayo dito. No? Dito kasi sinabi dito, loving the unlovable wife. Paano natin masabi na unlovable na itong bagay na ito? No, sa atin, madalas makikita po natin, ilan na natin sa pelikula para walang masaktan,
Basta rin ako.